October 31st. Good afternoon na pala. We just came from church and now, let's see. Guys, it's snowing now here in Canada. Manitoba. Yan. Nag-snow na po. Ayan. Pero naglolosaw siya. Natutunaw po agad. Alahan, we don't have that thing. Ayan. Ano na. Tawag niyan, ano, wet snow. Wet snow. Kasi nalulusaw agad. Ayan nun yung mga, ano, hindi ka anong kita. Yan, lumilipad po. Lusaw lang agad kasi yung weather is medyo warm pa. First snow in Canada, Manitoba, Winnipeg. Pero sa bang lugar, ito na naman ang car ng Pinoy na yan. Dodge Caravan. Ayan po, oh. Kamusta po kayo dyan? And long time no see! Yan. Long time no see. Si Modra Bells. Ano lang nakita ulit. Kamusta po ang halalan ng for BBM lang po tayo, ha? BBM. Charot! Hindi, diba? Totoo lahat yung mga mabuti na lang at mayroong mga vlogger na talaga na yung lumalabas na ang katotohanan. Ako yung pinanganak nung martial law 1966 ka ako pinanganak. Nag-declare sila ng martial law 1965 ba? Pero lumaki ako ng ano na nun. May not ribbon sa school kahit wala kang baon. Noon, makakakain ka. May skim milk. Pinapapakulang nung araw yung skim milk. Sarap nun, di ba? Papakain. Pag nagbubuo-buo pa doon sa bibig mo. Buo-buo. Nagbubuo-buo pa sa bibig mo. Pangit pa rin yung aking skin. Diba yung ano yung skim milk yun? Nako, mayroon totoo lahat yun. Hindi magnanakaw si Marcos. Sila ang magnanakaw kasi sila po ang founder ng Communist Party of the Philippines. CPP and PA. Yung hukbalahap. 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 And saka yung kukwento na lang din ako kasi naalala ko lang bigla. At saka yung ano, yung ano na nga ba? Kasi magpa-park kami. Nawawala ako sa chorba, chor. Yun. Are you going nahan? I'm gonna stay here, okay? Okay. Plums. And then, yung ano? Where's my mask? Nasa bulsa mo siguro. And then, yung ano, yung yun, yung tungkol sa martial law? Yeah, kasi ano na, kung hindi siya nag-declare ng martial law na alas dos ng madaling araw yun eh. September 11 yata yun. Mga ganon. Ang patay tahimik lang nun eh. Maglalaro kami sa ano, pero pag 7 PM na, ay nasa loob na ng bahay agad yung mga tao nun. Patay tahimik. Wala kayang pata, ano. Kaya siya nag-declare ng martial law, dami ng patayan. Eh, diba sila ang, sila po ang ano nun, mga, yung mga dilaw na yan, sila Corey again. Si Nino, sila ang mga ano noon. Ang nagpapagulo sa bansa tapos yung sarili nilang kademonyohan ay pinapasa kay Marcos. Yung mga speech nga ni Marcos sabi niya nung mag-ed sa revolution na, sabi, "Sir, anong gagawin natin?" Kung wala lang akong clip na gano'n eh, pero pang isusearch ninyo, i-disperse ang mga tao, yung mga sundalo na walang masasaktan. O, diba? Gano'n ang sinabi niya. Tapos, ang sinabi pa niya na ano,
After 20 years, pag sila ang nakaupo, kawawa ang mga Pilipino. At after that, maaalala ninyo ako kung bakit ko ginawa ito. O diba, ngayon na nga, namumulat na ang ibang mga tao. Mga kabataan na hindi pinanganak sa mga millennial ngayon, na hindi nyo na pinag-aralan yung batas. Dahil iba na ang iminulat sa inyo. Makinig kayo sa mga matatanda. Kagaya Kiss. Dahil sila ang nagpapatunay ang katotohanan kung anong nangyari nung martial law. Napakatahimik. Siyempre, yung mga ikinukulong, pero hindi ikinukulong na tinutorture. Na kagaya ngayon nung sila ang namahala. Grabe, di ba? Sila ang pumapatay, tapos nila ng ipapasa nila sa mga taong taytahimik. Napaka-decente ng Marcos. Lumaban ba sila, di ba? Hinihintay nila yung demanda. Di sila nag-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, ganun. Di sila aplakatakataka, prokotokotok, ganun. Hindi mo naririnig sila naman, bla 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 bla. Tsaka, mga kababayan ko, sino ba pipiliin nyo ngayon sa running for president? Diba, siya lang ang may talent. Si Lenny Lugaw, Jesus, Lusaw na. Lawyer ba talaga yun kung magsalita yun sa interview? Mukhang mga grammar nila. Mukhang tanga, diba yung mga lawyer na inaano natin yung... matatalino yun, iniisip natin pag lawyer na talagang yung mga English nila kasi nag-aral sila, mataas na degree na yun, diba? And then parang siya mukhang tanga, yung 4 times chorba, yung rice diba, yung sagot niya mali pa, yung multiplication niya. And then isa pa yung ikaw ang nanay mo, farmer, tatay mo, mangingisda ba yun? Ang tatay mo mangingisda, ang nanay mo mangingisda. Ano ka? Parang pagkaintindi ko, mangingisda ka rin? Ganon, parang ang babaw ng tingin niya, 'di ba, sa tao? Ang babaw ng tingin niya, ano ka, hanggang mangingisda ka lang? Ay, sus, anong klaseng tao 'yun? Binababa ang ng dignidad ng kapwa niya Pilipino. Wala, maghihirap tayo pagka hindi nanalo sa BBM. Pero ang alam ko naman, landslide, wag lang madadaya. BBM Sara, ganyan. Yeah, ganyan. Ako, ang ganda na ng Pilipinas. Saka yung kayamanan na iningatan ni Marcos, baka malakuhan na ni BBM. Kayamanan ng bansa po natin yan. Ang US po, kung makikita ninyo na si Marcos na ayaw ng US. Ayaw po kasi ng US na malamangan natin sila, which is na tayo ang maghari sa buong mundo dahil tayo talaga ang pinakamayaman sa buong mundo, na isang maliit na bansa lang sa Asia ang mas powerful nung time na yon. Kaya laging hindi tayo inaano ng USA. Pag i-google nyo lahat yung mga ni Marcos, lift niya yung Pilipinas noon that time, na talagang sabi niya, I'm ready for interrogation. Nakapalipit niya ang dila nila, Lingkay. Sabi niya, ang galing niyang mag-English. Panoorin niyo yon, yung kay Reagan pa noon President Reagan. Talagang inano-ano niya ang USA. Tinanong-tanong siya kung magnanakaw sila. Sinagot-sagot niya. Dahil sabi niya, kung nanguha man kami ng kayamanan ng pera, nangutang man kami, kumuha kami, sinusoli namin agad. At hindi ko nanakawin yun dahil bawal ang magnakaw. Masamang ugali ang magnakaw. Diba sabi niya, in English. Alam niya naman, ang galing niya mag-English. Diba nung araw, pag talumpati na talaga si Marcos doon, naiinis din ako nung araw kasi yung si Matara nasa radyo, maghapon na yun, sakop naman niya lahat ang radio station, kahit sa TV, wala ka nang mapanood, siya na lang ganun. Kaya sinasabi nilang diktador,
Kasi may batas, ay, may ngipin ang batas nung araw. Kung matatandaan ninyo si Maggie de la Reva na na-rape, o oh, diba, ang tagal na ano yun, is history din yun. Mga kilalang personalidad yung mga nang-rape doon, apat. Diba, Benita yun, Celia Electrica yung mga yun. Diba, wala siyang pinapanika, mahirap, mayaman. Kaya yung mga ginawa niya, sa batas lang yun, ha? Sa batas lahat yun. Hindi siya diktador. Sino yun, ano niya lahat yung batas, wala siyang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kaya kung yung last will niya na ang magmamana lang at makakapaglabas ng pera natin sa Switzerland, Switzerland ba yung nakabank? Yung mga gold ng Pilipinas, yung Yamashita gold na sinaprinotektahan niya, kayamanan ng Pilipinas yun, ang maglalabas lang daw yun kung ang isang Marcos din ang magiging presidente ng Pilipinas. Nasa last will po niya yun, ang testament niya. Yun po ang isang pinrotektahan niya nung araw, kaya nag-declare siya ng martial law. Yan. Totoo yun. Tsaka ang dami na hong patayan talaga nagawa ni Ninoy Aquino. Ni ang mga Aquino, ni Joma Sison. Joma Sison, si ano, pinag-aral niya, si Mayor Manila ngayon, si Isko Moreno, not Balimbing. Diyos ko, may boto niyo ba yun? Si Manny Pacquiao na hinangaan natin sa boxing lang ngayon. Okay, nasa hanggang boxing lang. Si Lenny Robredo, ano naman ang ginawa niya? Panay pangungontra lang sa ginawa ni ano Duterte, at nagpapasalamat tayo dahil dumating si Duterte na nag-ahon sa atin kahirapan. Kung hindi pa dumating, my God, kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Dahil Pilipino pa rin ako, kahit Canadian citizen na tayo, ang puso namin nandyan pa rin. Kaya pinagdadasal namin na BBM, which is all over the world naman BBM, except yung mga matataas na bansa kagaya ng ano, na gusto nila sila lang maghahari. Mas nailawas natin yung kayamanan na yan. 100 banks yata nandyan na rin sa Pilipinas. I don't know what happenings now, pero noon is nasa Switzerland, Hawaii, kung saan saan i-deposit ni Marcos, pinag-iwahiwalay niya. So yeah, God bless, sana matauhan na ang mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, dahil yung mga kwento-kwento na ngayon na napapanood natin sa YouTube, yung mga matatanda na nagsalita na, sila na ang nagpatunay na napakaganda ng palakad ni ano. Ako din, napatunayan ko kasi 1986, college na ako noon, yung mag-EDSA, koleyo na ako noon. Ang galunggong lang nung araw, bago nung si Marcos, 5 piso lang. 5 piso. Diyos ko, kaya nalusaw ako sa galunggong nalusaw? Napurga. Napurga ako sa galunggong nung araw. Dahil yun lang yung budget natin ng estudyante, di ba? Inaano natin. Ang galunggong, ang mga ano, yung 20 pesos mo nung araw na budget sa palengke ng isang ano estudyante, napakarami mo na pong mabibili. Sa linggo na naman namin, sobra pa, may merienda pa yon. So yun, at dumating na si Eduardo Solomon ko. Hi, say hi to Modrabels. Hi, Modrabel. Say hi, Modrabels. They can understand you, huh? Hi, Modrabels. Modrabels, sige. Hi, Modrabels da and Podrabels. Modrabelskis. And yan. Isang ano lang, ha. Bigla-bigla lang ang pag kasi natuwa ako sa wala na pong snow. No? Kapag black nang wala sa oras, which is I'm planning to have a vlog naman for a very long time. Nataka nang magbihis. Kasi kailangan naka-vlog ka naman din. Magbablog, syempre medyo decente rin ng konti. Everybody's surviving COVID? Alam nyo naman po, pagka nasa bahay lang ako, braless ako. Buti na lang, hindi panteles, braless talaga. Ganoon ako, ayoko nang ano.
maglalabas lang saka ako nagbebehes. So, goodbye and God bless. See you next. Next vlog. Ang bilis ha, dumaldal lang ako ha. Ang bilis. So, see you later, alligator. God bless us all. Sana maging masagana na ang bansang Pilipinas. Thank you for watching.